Siguraduhin mo lang. Kasi oras na maramdaman kung kakanta ka na, ako na mismong titikom dyan sa bibig mo. Panghabang buhay! Justin! Ano? Ready ka na? Para sa ating mother-daughter bonding mamaya? Yes, Mommy. You know, anak, I am so happy. Sobrang happy ko na para bang kahit kunin ako mamaya, okay lang eh. Kasi at least magkasama na tayo ulit and okay tayong dalawa. Mommy, pwede ba? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Nagbibiro lang ako. Di ka pa pwedeng mawala, okay? We're just starting again. Marami pa tayong gagawing memories at bonding together. I know. Sinabi ko lang naman yun kasi hindi ko talaga ma-describe ang sobrang happiness ko. You made me so happy. Thank you. And tama ka. We're just starting again. Restart. So from here on, sorry, promise. No more secrets. No more lies. See you in a bit. May tatapusin lang ako mabilis. Get my things and then I'll go to you. Okay? Okay. See you later. Payakap nga. Mahal na mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din. Thank you. Ay, ayun na. Kadrabahan pa tayo dito na. Sige kaya na. Cut ka na doon. I'll see you later. Ingat. You too. Mabilis lang to. Hello? Sino to? Si Justin po to. Justin, napatawag ka. Tito, pwede po ba tayo magkita? May sasabihin lang po ako sa inyo. Importante po to. Kailangan niyo pong malaman. Sige. Okay. Pero bakit sa akin? Ba't hindi ka tumawag sa mami mo? Nag-away ba kayo? Is there something wrong? Tito RJ, ngayon lang po kasi kami naging okay ni mami. Sigurado po ako pag sinabi ko sa kanya itong nalalaman ko. Magagalit po siya sa akin. Hindi naman siguro. Tito RJ, you don't understand. Kailangan po natin magkita. Kailangan ko po sa inyo masabi lahat-lahat ng nalalaman ko. Please. Sige. Saan tayo magkikita? Isasend ko po sa inyo yung address kung nasan po ako ngayon. Ingat po kayo. Justin. Hala ko kung may nakailarating. Pasensya ka na. Na-traffic lang ako. Thank you for meeting with me, Tito RJ. We're family. We should take care of each other. Ano pala yung gusto mong sabihin importante sa akin tungkol sa family natin? Dahil po sa galit ko, madami akong nagawang mali. Umapi ako sa mga maling tao. Si Moira, wala na siya, Justin. Kalimutan mo na yun. Ang importante, nagbago ka. At nagkaayos na kayo ng mami mo. So, ano pala yung gusto mo sabihin sa akin importante? Thank you.
Hello, ate. Obeng! Oh, magkikita daw kayo ni Justin mamaya. Yes, actually, magkasama na kami ngayon. At narinig ka niya. May gusto daw siya sabihin sa atin tungkol sa family natin. Justin, sabihin mo na sa mami mo. Justin? Anak, meron ka daw gustong sabihin sa akin? Ano yun, anak? Tell me. Ate, natatakot yata si Justin. Hindi ako magagalit, anak. Sige na, tell me. What is it about? Promise, hindi ka magagalit sa akin. I promise. Hindi magagalit ang mami. Ano yun? Itong sasabihin ko sa inyo, this concerns not only you, pero pati na rin sina Tita Lineth tsaka si Annalyn. Pwede ko ba kayo makausap lahat? Si Annalyn? O sige, papatawag ko si Annalyn. Sige po, pupuntahan po namin kayo ni Tito RJ. Sasabihin ko po sa inyo lahat-lahat. Sige anak, I'll wait for you. Bye! Ready ka na? Sige, tara na. Hello, ma'am. Dumating ko si Doc RJ dito. Sinundo si Justin. Magsama sila sa kotse ngayon. Ano? Bakit mo hinayaang magsama sila? Baka magsumbungi si Justin kay Robert. Anong gagawin ko? Idami ko si Doc RJ. Gusto niya, patayin ko na rin siya. Huwag na huwag mong gagawin yan. Magagalit sa akin si Zoe. Madam, bakit naman magagalit si Zoe sa inyo kung di niya alam na kayo nagutos? Kahit na ba, walang ibang pagbibintangan si Zoe kung hindi ako pag namatay si Robert. Meron. Si Doc Carlos. Dahil siya ituturo natin na may kasalanan ng lahat ng ito. Total, baliw naman yung tao na yun, di ba? Basta wag na wag mong idadamay si Robert. Si Justin lang ang target mo. Si Justin lang ang papatayin mo. We have a 56-year-old male victim of vehicular accident, SUV versus sedan. Drowsy but arousable. Stable naman ang vital signs niya. Meron pa pong ibang paparating.
Dad? Dad! Justin! Sila? Wala pa nga po eh. Tsaka hanggang hindi pa rin sinasagot ni RJ yung mga tawag ko. Miss Duplin, cranial CT scan, cervical APL, chest x-ray, T-cage, baseline labs, and ECG now! Saan masakit? Tay? Si Justin. Justin! Doc, we have female patient in her 30s kasama sa car crash. Post-arrest 10 minutes prior to ER, pero na-revive with 2 EPIs, BP palpatory. Nurse, check BP. Excited pa naman akong ibigay ito kay Justin! Ay! Ay, ma'am, ako na po. Ito po. Ito na po. Ma'am, bakit po? Okay na po ba kayo? Lineth. Lineth? Hindi ko ma-explain. Pero para bang bigla akong kinabahan nung nahulog yung kwintas. Something feels so wrong. Lineth, nasa si Dr. RJ? Okay na po si Dr. RJ. Real out na po ng mapas. Oh my gosh! Pero okay na. No! Justin, anak. Lumamangka, please. Gagawin ninyo? Is there anything else you can do? Wala bang i-inject sa kanya to wake her up? To revive her? Is that all? Please, do something! No! Justin, please! Andito na si Bobby! No! Annalyn, please, wala na bang magagawa? To give her extra medications! Yun lang ba? Wake her up! We tried everything to revive her. But until the very end, her heart was unresponsive. I'm sorry. Justin! No, she cannot die! Is this a really woman die? Wake up, Justin! Look, Mommy was going to give you this. Wake up, wake up. I love you so much. I can't do this.
can't die! Help me! Justin! Help me! Mommy, help me, Joe! Wake up, my mom! Wake up! Mommy, love you so much! Please, Adam, don't leave me! Mama, mama! Justin! Please, di ba sabi mo, you will just start a new beginning, di ba?